Ay, mga bakit sila yun? Gusto ko yata makausap. Kami kayay. Oo, umakyat. O sige, para sa'yo, hindi ko siya bumurahin. Pero don't expect me na papatawarin ko siya. Oo naman. Pero pag nagsimula siya magmura. Ayan, o Leon, pinakyat ka ni Mami Kikay. Magpasalamat ka. Thank you po. Thank you po. Pwede magsalita. Oo, oh, kaya nga ka namin pinakyat. Diba? Kaya nga pumayag ako eh. Tingnan ni Tatay Orly, ni Kuya Orly na sobra siyang nag-ala kagabi, no? Lahat po yan, yung mga ganyang sitwasyon, alam po natin. At kapag ka mga ganyang senaryo, ihanda mo yung sarili mo, dapat tanggap mo, no? Kung ano, yung pwedeng mangyari sa ginagawa mo na masyado kang agresibo, dapat handa ka. Pag nagtatutukan, dapat handa ka. Handa ka pamatay. Diba? Handa ka sa rumble. Handa ka dapat. Hindi ka pwedeng pupunta doon. Tapos, ah, putang ina, may barrel. Hindi pwedeng gano'n. Ano, Mede? Walang urungan. Oo. Walang atrasan. Tama naman din yan. Oo. Kaya mas, yung mga, ito lang ang ano lang, yung mga ganyang sitwasyon, kung ikaw nag-iisip ka, bakit magla-live kung merong masamang hangarin o may gustong gawin sa yung di maganda? Bakit magla-live? Bakit kailangan makita kung nasaan na? Hindi nakakapaghanda na. Di ba? Ibig sabihin, kaya... Tama ang ginawa mo talagang dumaan ka sa barangay. Yan ang pinakamagandang ginawa. Hindi ako, una ako pumunta sa bahay niya kasi nga gusto ko siyang makausap. Makita ng personal. Di ba? Gusto ko siyang makita, makaharap. Sabihin niya sa akin, eh kaso hindi nga lumabas. Lumabas na lang sila nung wala na kami, nung kumain kami. Tapos parang pinalalabas pa nito mga garutay, team garutay. Basta, ano masasabi ko, ano? Sobrang kaba ang inabot namin talaga nung mga panahong yun. Alam mo, pagka hindi ka sanay, talagang kakabahan ka, talagang lahat ng santo tatawagin mo. Unang-una kasi, siyempre. Basta yun na lang. Sana nagpasabi ka sa akin kasi sabi na kahit ako nga mag-isa kaya ko eh. Kasi yung mga yung tiwala ako sa Kiyama na kaya niya. Tiwala ako sa Kiyama na kaya niya. Alam mo? Ganda to niya daw. Leon Kabalen, maraming salamat ha. Yun lang masasabi ko Kabalen, pag tinanggap mo si Leon. By the way, I will be still for FLM and FLM forever. Pero hihiwalay na ako sa FLM family pag tinanggap mo 'yan. Salamat na Kabalen. Salamat. Hindi na masama ako balik, Brother Jun Orvin. Salamat. Bye-bye. Yeah. Narinig niyo ba ako? Oh. Ayun. Oh, yeah. Ayun, ayun nga. Yung mga matatapang na tao kasi malakas ang loob nila kasi katotohanan yung pinangahawakan nila, di ba? Kaya makikita mo si Ma'am Sekyam, Ma'am Sekyam na ano, na matapang, ayan, walang kinakatakot. Kasi yung mga taong natatakot kasi alam sila na guilty sila, yan. Kaya makikita mo sila na tatago kasi ano sila eh, guilty, di ba? Kasi pinahaban niya mo, tingnan mo kahit kaya tingnan mo to si Ma'am Sekyama, walang kinakatakutan talaga kasi katotohanan ang pinahawa niya. Tama yan na Brother Anthony. Mm-hmm. Pero sa totoo lang, kung nasa right mind ano siya, right mind setting siya, no? Pumunta ka doon, tao ka, wala ka namang threat na ginagawa. Kung sinabi mo sa kanya, "Oh, di ka din, magkita tayo sa barangay." Okay.
Pinagyan ang pumunta na sa barangay. Ako, actually, natakot. Nagkaroon na sana ng panikabasit. Diba? Natakot ako, actually, natakot ako. So, natakot ako kasi. Ang ginawa niya, nagtawag ako sa barangay. Pero yung pinakamagandang nakita ko kay Ma'am Satchama na ginawa niya, pumunta siya ng barangay. Yun ang pinakagusto kong nangyari. Kasi, pinaka magandang way mo ngayon. Kasi, kahit sabihin mong ano, hindi kasi formal na pumunta ka agad sa bahay para magpunta. Yun ang proper. Hindi ka pwede pumunta sa police. Alam mo kung bakit? Pagka pumunta ka ng police, sasabihin sa'yo ng police, ng institusyon, no? Officer, punta ka muna ng barangay kasi kailangan dito muna kayo sa mababa mag-umpisa. Kaya nung sinasabi nila na magpapag-MDI, magmamalakanyang tawa ako ng tawa, correct mo? Oo, tama. Pero wala nang violent, ano? Walang harassment na nangyari. It's a matter of, inusap lang kayong dalawang. Kaya nga, nakakainis pa kasi itong si yun na yun. Akala niya, porke kaya niyang magtawag ng pulis sa kanya na gano'n. Hindi niya alam, lalo niyang pinapahamak yung tao kung sino man yun. Kaya nga. Pero alam mo ma, kung may pulis mo nakasama, kawawa sa akin yun. Puta, alam, bingo yun. Kaya nga kagabi, nasabi ko, naalala ko ngayon, kagabi nasabi ko, tinachuhin ko nga, general eh. Okay. Bigla rin ako natawa na sinabi mo. Sabi ko, set, nagbigay pa ako ng screenshot kay Sitama. Pero anytime yun, kung nag- Ay, Ma'am Josephine. Ma'am Josephine. Ay, bakit sila yun? Gusto ka yata makausap. Ma'am Kiyay. Oo, makakyat. O sige, para sa'yo, hindi ko siya mumurahin, pero don't expect me na papatawarin ko siya. Oo naman. Pero pag nagsimula siya magmura. Ayan, o Leon, pinakit ka ni Mami Kikay. Magpasalamat ka. Thank you po. Thank you po. Pwede magsalita? Oo, kaya nga ka namin pinakit, diba? Kaya nga pumayag ako eh. Gusto ko lang i-clear na yung sinasabi mo na pinadala mo ako noon yung Montalban. Ikaw lang i-clear. It's obvious na nagkaroon lang ng konting misunderstanding. Pero alam mo, Leon, alam ni Sekyama yun, nung bibigyan kita ng pamasahe, di ba Sekyama? Hindi ako nagpadala sa'yo. At wala naman akong sinasabing nagpadala ako sa'yo. Sinabi mo. Wala akong sinabing ganyan. Huwag mo ipilit yan. Sinabi mo ha? Papadala ko yung screen recording ko. Ang sinabi ko, nagpadala ako sa'yo yung 3,000. Pero hindi ako nagpadala sa'yo ng pera. Ang sinabi ko, hindi ako nagpadala sa'yo ng sa Montalban kasi nga pinigilan na ako ni Sekyama. Ngayon, nag-follow up ka sa'kin, diba? Tapos sabi mo pa, akala ko po pa magpapadala kayo. Sabi ko pa sa'yo, pasensya ka na kuya, busy lang. Magpapadala na sana ako sa'yo, pero alam mo, pinigilan ako ng boyfriend ko. Dahil yung boyfriend ko mismo galit din sa'yo. Inaano mo pa nga na, kasi po magbo-birthday ako ng December 24 eh. Anong pakialam ko sa birthday mo? Oh, yeah. Yun na nga. Yun ang dahilan din kung bakit hindi ka pinagpadala ng pera. Oh, yeah. So huwag mo sasabihin na meron akong clean name na nagpadala ako sa ng sa Montalban. Ako pa na offer ko, marami ka rin nilapitan, marami ka rin hininga ng pamasahe. Papaalam na. So yun lang gusto ko liligawin. So thank you. Yun lang ba nilinawin mo? Oh, talagang duwag ka. Alam mo naman si Kuting, sa isa lang. Papahingan ko dahil ba rin pa niya? Ano yung ato ko? Nung pagpunta mo doon sa barangay,
That was an honest mistake. Nagkaroon ka ng confusion between the information. Parang nagkabali-baliktad ba? So that's an honest mistake. Kaya yung nakita niya na sinabi ko daw yun, hindi ko sinabi yun. And marami naman magpapatunayan, hindi naman talaga ako nagpadala ng pera. Dahil nga, diba? Hindi na nga ito mo, kasi hindi naman siya magpapadala. Mami, nandyan, Mami MCM, yung ano po, yung hagdan. Ay, good evening po ni MC. Ang hirap talaga sa tao, no? Akala ko naman iaakyat niya na mag-apologize siya sa ginawa niya pangmagbago sa akin. Oh. Mamaya nga, ma. Aakyat ulit yan. Antayin mo. Ikaw naman. Kita mong loading, eh. Oo. Isa-isa yung... Unti-untihin ako niyan, eh. Pero sigurado ako nanonood yung kabila. Oh. At least clear yun. Ate. Ayan, Mami, kikay na lang ulit. Para oh, Mami kuhay lang. Sige lang, brother. Ayun. Alam niyo ba ang hirap talaga ng tao? Ang unless na mapukpok, hindi natututo. Diba? At least kahit papaano siguro. Hindi pa naman, hindi ko alam kung napukpok na si Sir Leon. Hindi po ako sure kung natuto na po talaga. Pero, yeah, hindi ko alam. Hindi ko alam. Kaya wala akong inaano. Sorry, brother, Anthony, ikakat, if I may cut you. Alam mo kasi ang personality na itong taon to, ito si Leon. Ganyan siya, opo. Sige po, hindi ko na po gagawin. Pero alam mo, deep inside, nag-opo siya, yung kalahati ng ano niya, ng utak niya, nag-iisip pa siya, mamaya magla-live ako, mamaya ganito, birahin ko to. So hindi nagko-coordinate, hindi nagko-coordinate yung utak niya. Eh, kaya nga sabi ko, sorry ah, retarded siya in a way, literal. Hindi nagko-connect yung utak niya. At saka wala siyang sense of ano eh. Wala siyang sense of delikadesa. Wala siyang sense of respect. No? Wala siyang word of honor. In other words, wala siyang personality. Wala siyang entity. Wala rin siyang entry. Parang sinasabi niya wala siyang dignidad. Yan. No, para sa akin, non-existent siya. Wala talaga. Yung ginawa niya, naku kung napanood mo lang brother Anthony yung ginawa niyang video. May mga ideas po. Ano FB friends, pero kung FB friends kita, napadalan din kita. Magagalit ka eh. Biro mo, sasabihin niya, meron akong third, ay may third eye ako, isusumpa ako. Sinusumpa ako si Sir F, yung boss niya si Sir FLM, nabubulok sa kulungan. Hindi ba sa kinikilabutan nun? Ginagamit niya yung salitang ganun? Nagsusumpa-sumpa ako, ganyan, mabubulok sa kulungan. Eh, tignan natin pagka siya nag-rehas, nag-himas ng rehas. Baka personal ang sabi na, Mami, balik din ako dito, yung na dito. Kaya nga po, hindi ko nga po alam kung napukpok na. Kasi parang feeling ko nga, wala pang nangyayari sa kanya na matinding consequence. Ayun, kaya at least namalinaw kay Ma'am Sec na ayun, consequence niya pa lang na talagang matanggal siya sa FLM family. Yung pa lang, actually, napaka-light pa lang noon, Sir Leon, kung nakikinig ka, napaka-light pa lang noon. Tapos, Sir Leon, actually, hindi mo kailangan ang mga ibang tao kung sa paggawa ng mabuti. At kung gusto mong magbago, gawin mo yung tama. Diba? Hindi mo kami kailangan. Patunayan mo na lang sa gawa mo at maraming tao makakita niyan. Hindi mo na kailangan ipagmalaki kasi kung saan makikita at makikita yan sa'yo at pagpapalain ka. At the end of the day, Brother Anthony, pathetic siya eh. Ako, pagkakadescribe ko sa kanya, sorry ha, sa kiyama. Leon is a pathetic scumbag. He's a genuine pathetic scumbag asshole. Alam mo kung bakit? At the end of the day, pag niluwa-luwa siya dun sa kabila, wala na siyang pupuntahan. Okay, let's forget about FLM. Let's forget about dun sa kabilang side. 50 years old na siya. Mamatay man siya bukas ka, makalawa sana, hindi pa, no? Pero sige lang, okay lang. Pero ang ibig ko sabihin, kidding aside, anong iniwan niya bilang tao? Anong iniwan niya? Anong klaseng marka ang iniwan niya na personalidad? Kahit wag na lang sa atin eh. Kahit na lang sa sarili niya. Diba? Hindi ba sa tinatabla ng hiyano na ikaw, humingi ka ng tulong sa isang tao, tinulungan ka,
yung butil na kinakain mo, lagi ko ito sinasabi na pumapasok sa bitukan niya ng bulok, no? Tapos pipirahin niya, mumurahin niya. Asan ang ano niya doon? Asan ang konsensya niya doon? Tapos sasabihin pa niya na, eh bakit kayo, bakit niyo ako tinulungan? Eh, yung tuto pala kayo, wala namang namilig sa inyo eh. Diba? That all shows na siya mismo wala siyang compassion. Wala siyang, wala, hindi niya kayang magpakita ng empathy sa kapwa niya. Kasi yung kapwa niya na hiningan niya ng tulong, nagsabi siya na walang laman yung fridge ko, wala akong pagkain, wala akong pangluta, etc., etc., wala akong pangmol. No? Ako, katulad ko na ako, ang trabaho ko, naglilinis ako dito sa nagkukudkud ako sa, ng inotoro dito sa Sweden. Hindi ko kinakaya yun. Pero ibinigay ko sa kanya kasi naawa ako sa kanila. So, binigyan ko siya ng 3,000 pang internet at pag grocery nila. Bakit? Bakit ko ginawa yun? Hindi ako nagbigay para mag for in return. Nagbigay ako kasi yun yung naramdaman ko bilang tao. Na tayo yung medyo nakakaluwag ng konti. Itong taong to na kailangan tulong. Bakit hindi tayo mag-share? Kaya nga lagi na, kaya nga halos lahat tayo, di ba? Lahat tayo nandito kasi yun yung nakita natin kay Sir FLM. Yun yung lagi ko sinasabi na fina-follow natin yung advocacy niya. At sabi ko nga, one inch, kahit one inch sa dugo natin, meron tayong gano'n, nakaka-relate tayo. So, itong si Leon at si dumating sa gano'ng situation na tayo na, sige, I can share you only a little. Pero hindi ko alam, anak ng tipaklong, eh lahat pala, binududol niya, ginagano'n na pala niya. So, para sa akin, ang pumasok sa isip ko, with the same pattern, sasabihin niya, wala siyang laman ng left, yun, to ganyan. Ginamit niya lang yung pagiging kunyari, mahal niya si Sir FLM. Hi, JB Vlogs. Diba? Ginamit niya lang, makapasok sa dito sa atin para nakita niya, uy, maraming OFW dito, maraming mababait dito, maraming may pusong, may ginto ang puso dito. Dito tayo maglagi. Dito tayo makakabudol. Dito tayo mapagsamantala ng tao. Ang gusto ko po sana makita ay gawin ng mga tao. Kasi alam niyo po, napakalakas pa po tayo mga FLM, malakas. Sir Leon, malakas pa. Pwede po siyang gumawa ng paraan para kumita, magtrabaho ho. Tama po ba? Ayun, kaysa sa umaasa sa ibang tao, magsikap. Yan ang magandang gawin. Magsikap tayo sa sarili natin, di ba? Kaya tayo dito pagtulong, di ba? Kung gusto natin tumulong, eh siyempre, tulungan muna natin ang sarili natin. Magtrabaho tayo para may maibigay tayo sa ibang tao. Di ba? Kung yun ang advocacy natin, yun ang gusto nating tularan, paano natin tutularan yun, di ba? Hindi naman pwede yung, siyempre, natural na sa atin yung di ba yun ang ginagaya natin? Dapat manggagaling muna sa atin. Hindi yung manggagaling muna sa iba. Diba? Kasi yung mga tutulong, gustong tumulong, kung sana kayan darating eh. Diba? Pero dapat, magmula muna sa sarili mo. Oo, tama. Magmumula yan sa sarili mo. Dapat magsikap ka. Magsikap ka ng trabahuhin mo sa sarili mo. At yung may kung ano man na yung natitira or mga sobra, iyan ay pamahali mo, itulong mo. At may mga tao na tutulungan ka kasi nakikita nila kung anong gawain ang gusto mong gawin. Actually, no, yung natanggap niyang 100,000, ito siguro, kung sasabihin ko, kung ginawa nila mag-asawa, nagkaisip sila, itong 100,000 na to, hindi sila nasilaw sa pera, bili natin ang bigas lahat yan. Nisip ko hindi tayo magbabawas dyan. Bigay natin sa ano. That's the time na mababawi nila, marirevive nila yung ng effect na bago sa kanila. Diba? Makakalimutan natin yung mga pambuga. Eh, nagbabago na yung tao. Tama yun. Kasi hahanga ka, diba? Hahanga kasi gagawin nila. Kaso hindi. Nagmalaki pa siya. Sabihin pa niya, meron akong lero, meron akong hindi niya mabanggit na yung relo eh. Alam mo yun, hindi ka pa nahihiyali yun na nagpapakita ka ng material things at this pandemic time, no? Nagpapakita ka na kabibili ka ng ganitong halagang material na samantalang may mga taong nagugutom at the same moment. Diba? Yung halagang 6,500 na yun, ang dami na nun mabibili. Marami na mabibili pagkain yun or bigas. So dapat, yun nga, isasabi ko eh, mahiya ka. Tablan ka ng hiya sa kapwa mo.
Diba? Pero meron akong sasabihin. Pero alam ko napaka matigas ay mahirap magbago talaga ang tao. Pero naniniwala pa rin ako sa pagbabago. Kahit na sobrang hirap man, naniniwala pa rin ako. Kaya I hope. Alam ko napakahirap magbago, pero ayun, naniniwala pa rin ako sa ganyan. Nasa ugat na nila, nasa system na nila. Nasa system na nila, unfortunately, it is sad to say. Pag ang tao kasi sanay gumawa ng masama, taga mo lang, kahit sa, pati paghinga nila, masama na rin. Ay, yung iba po kasi, kahit na near-death experience, na doon nila naririyala. Sabi ko nga po sa inyo, pag hindi napukpok, hindi po natututo. May mga nagbabago po pag mga instances na na-experience nila yung near death, kahit na gano'n pa sila kasama. Ewan ko, hindi po ako sigurado. Pero may mga iba tao na nakapagbago. Pero, ayun, pagbasan na lang natin na ayun. Napaka kind-hearted nito ni Brother Antonio, no? Si Kiyama. Kaya alam mo, kaya ako pagkausap ko yan, nanginat, ilog na ako. Para sa ano? Hindi, ayaw ko kausap yan. Kapag tayong gigil na gigil ako, paano? Pero yung taser, pala ka lang. Hindi kasi,